Hindi pa pala isa, dalawa pa. Pero meron isang final. Pupuntahan natin ang malapitan yung pinaka-controversial sa lahat. Yung pinaka-controversial sa lahat na pinagawa ng Pilipinas. 55 million pesos yung cool drone. Okay? Pupuntahan natin. Samahan nyo ako, guys. Buwis buhay itong gagawin natin para makalapit sa cool drone na to. Let's go! Wow! Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi o kahit madaling araw ka pa ngayon nanonood dito sa video na to. Okay? Ha? Ngayon, may gusto lang akong puntahan, may gusto lang akong mga makita, may gusto lang akong malaman. Pero isasama ko kayo syempre. Kasi dito sa newsfeed ko, puro na lang SEA Games, palpak daw, kaso pangit daw yung facilities. Facilities, okay? Pupunta ngayon tayo sa mga paggaganapan ng sports dito sa malapit lang sa amin. Kasi hindi ko nasasabihin kung nasan kami. Kasi yung iba dyan, alam kong taga saan ako. At malamang yung iba, mas marami sa inyo na hindi alam kung sino nga ako. Ha? Siyempre, hindi nyo din alam kung taga saan ako. Naiintindihan nyo? Pero ngayon, ang mahalaga, isasama ko kayo. Isasama ko kayo na nanonood kahit sino ka pa. Isasama kita, sumama ka lang, manood ka lang, tapusin mo itong video kung gusto mo makita. Isasama kita sa mga facilities na paggaganapan ng SEA Games. Okay? Na dito gaganapin sa Subic Bay. Kaya, sumama ka na sa akin para malaman mo din ang katotohanan. Para malaman mo din kung totoo ba yung mga sinasabi dito sa netang Facebook na to na puro pambabatikos dito sa Pilipinas. Pambabatikos ng Pinoy, kapwa sa Pinoy, kaya hindi tayo maasensuran. Puro na lang kayo pambabatikos, ha? Ano bang naiambag mo sa bansa? Ha? So ngayon, sumama na lang kayo sa akin. Pupunta tayo. Alright? Manood ka lang. Tapusin mo tong video. Let's go! Motor tayo ngayon. Ha? Tara na. Kaladol, lada, o kahit ano pa man, mga punyetang tao, mga ka-eggy balls, motherfuckers. So ito, on the way ngayon ako sa Subic Bay Metropolitan Authority, o mas kilala sa bilang tawag na SBMA, Subic Bay Freeport Zone, SBFC, o whatsoever, kung ano man tawag dyan. On the way ngayon ako doon para puntahan lahat ng facilities na paggaganapan ng SEA Games. So, samahan nyo lang ako. Wag nyong i-close yung video hanggang hindi pa natatapos kasi marami ako ipapakita sa inyo ngayon. Alright? Let's go!
BMA, then kailangan kasi may rules kami dito na kailangan magtanggal ng helmet para for safety din ng mga tao sa loob, para makilala lahat ng riders na papasok, kasi uso yung riding in tandem ngayon, alam nyo naman yan, no? Oh my god, so papasok tayo ngayon dito kasi mostly nandito lahat ng mga facilities na paggaganapan ng SEA Games, para makita ko din, mapakita ko na din sa inyo lahat, para talagang malinawan na lahat ng tao na mga bumabanat ng kung ano-anong kontrobersiya sa SEA Games, okay? Let's go, samahan nyo ako. So, bang! Andito ngayon tayo sa una nating, hindi nyo ako nakita dun ah. Medyo mataas yung ano nun ah. Ah! Okay. Andito tayo ngayon sa ano, sa una nating destination dito sa Subic Bay Freeport Zone. Kung nakikita nyo, medyo maraming mga bases dito. Siguro ito na yung mga players dito ngayon. Nagsishades ako ah, kasi medyo malakas yung araw dito. So, ayun. Tara, samahan nyo ako. Medyo itutour ko kayo ngayon dito sa loob. Ayan yung mga bases. Oh. Tingin ko mga delegates yung mga malulupitan na yan. Mga, ano ba yung delegates? May mga police pa tayo dito. So, yun. Pupunta tayo sa loob. Samahan nyo ako, ha? Iikutin natin yung facility, first facility na pupuntahan natin ngayon. Iikutin natin kung ano yung itsura. Kung totoo nga ba yung mga sinasabi nila. Yung mga katangahan na sinasabi nila dito sa SEA Games na to. Okay? Let's go! So bang! Ito na, mag-walking trip na tayo ngayon dito sa SEA Games. Sa facilities dito, sa facility dito sa SEA Games. And kung makikita nyo, goods, may bakod sila, may mess sheets, may mga tents dito. Ayan, mga tent. So, titignan natin kung anong makikita natin dito sa loob. Kung ano nga bang event. Kuya, anong event dito, kuya? Dragon boat. Ah, dito gaganapin yung dragon boat, guys. So, hindi ko alam eh kung paano papasok sa loob eh. Ito, meron bang wala. Walang event. So, ito, hanapin natin yung entrance. Titignan natin kung makakapasok tayo sa loob para makita natin yung katotohanan na ng manahimik na yung mga batik. Ay, ang init. Hey. So, yun. Sama lang kayo. Shots tayo ng videos dito, guys. Okay, kahit na mainit, para sa inyo to, mapakita ko lang sa inyo, ha? Let's go! Right. So ayun nga guys, may nakausap akong lalaki kanina ay nagbabantay. Ewan ko kung security ba 'yun or ano siya dito. Basta shout out sa iyo kuya kung sino ka man. Hindi pa daw pwedeng pumasok sa loob kasi until now ongoing pa rin yung ginagawa nilang preparation para talagang mas mapalupit, mas mapaganda, mas mapabuti yung kakalabasan ng sport na gaganapin dito, which is yung gaganapin nga pala dito guys, yung Dragon Boat. Nasabi ni kuya kanina nung nakasabay natin naglalakad yung pinagtanungan ko. Bawal pa kasing pumasok eh. So, siyempre makulit tayo. Titignan natin ngayon. Medyo itataas ko lang yung camera dito kasi ito yung pinaka the best spot na nakikita ko. Nandito yung mga bleachers nila eh. Ha? Medyo itataas ko lang yung camera ko para makita nyo kung ano yung nasa loob. Ha? Ayan na. Ayan. Ayan. Isa pa. Ayan, ganyan lang naman. So for me siguro itong ganito, itong facility na to, okay na, pwede nang pagsimulan. Hindi ko lang alam kasi talagang masyadong meticuloso yung mga Pilipino, gusto nila perfect, perfectionist sila. So
hindi totoo yung sinasabi ng mga pambabas ng iba dyan na talagang walang budget sa SEA Games, yung SEA Games kinurakot, yung SEA Games ganito ganyan. Medyo hindi totoo yan, guys. Ha? So ang nakikita ko dito, talagang ginagawa nila ng lahat ng kaya nilang gawin para lang talaga mapaganda tong SEA Games na to. Kasi hindi biro, men, hindi biro. Ha? Hindi biro mag-facilitate ng ganitong games. Lalo na dito sa Pilipinas, maliit na bansa lang tayo, maliit yung budget. Pero, di ba, nagagawa ng paraan at napaka-swerte na natin na dito sa atin ginanap tong SEA Games na to. So, ito yung first facility, bigo tayong pasukin kasi nga bawal pa daw. Pero at least may napakita naman ako sa inyo dyan sa loob kay Conte. Titignan natin ngayon doon sa susunod nating pupuntahan kung pwede tayong papasukin, okay? So basta dito sa boardwalk, which boardwalk kung tawagin namin to boardwalk kasi dati may board dyan tapos pwede ka mag-walk kaya boardwalk yung tawag dyan. So dito sa una natin pinuntahan, bigo. Ha? Basta matatagpuan tong Dragon Boat daw ba? Oo, Dragon Boat Racing. Dito sa boardwalk. Dito lang sa boardwalk, ha? Pag galing kayo ng gate ng SBMA, dire-diretso lang kayo. Dire-diretso lang, then makakarating kayo dito. Basta duluhin nyo lang, mapupunta kayo sa dagat. May mapupuntaan kayong one-way doon na street. Then, yun na yun, dire-diretso na lang boardwalk na yun. So, let's go guys, pupunta tayo sa... Ay, by the way. Pa-English-English ka pa. Magsisimula nga daw pala yung Dragon Boat competition ng 4. Sa 4 daw sila magsisimula. Then hindi pa din sure kung may pero alam ko meron ng nilabas na list sa Facebook online kung ano yung may mga may ticket na games or whatsoever. So yun, samahan nyo na lang ako ulit. Pupunta tayo sa susunod nating facilities na sisilipin. Kung papala rin tayong pumasok, masasama ko kayo sa loob. Okay, let's go! Gaganapin dun yung sepak takraw and kaka-renovate lang din dun para makita nyo din yung kinalabasan, okay? Samahan nyo ako, pupunta tayo dun ngayon na, as in now na, on the way na tayo, let's go! Alright, andito na tayo ngayon sa ano, sa tapat ng Subic Gym, which is gaganapin yung, kung saan gaganapin yung ano, sepak takraw. Kung makikita nyo, sa tapat nun kasi, parking lot, sinara lang muna para gawing ganyan. So yung nagsasabing hindi prepared ang Pilipinas sa mga ganito, di ba? Siyempre, ginagawa lahat ng mga tao dito sa atin para mapaganda kung makikita nyo yun dun o dun. May stage na itatayo dyan. So, medyo nakalapag pa kasi yung stage para mamaya na lang nila iaangat yan kung, or kung kailan man magsisimula. So ito, may mga marami tayong police para safe lahat ng tao na pupunta dito sa SEA Games. So yun, ito ang ganap sa tapat ng Subic Gym. So hanap pa tayo ng ibang medyo makikitaan ng malupitan na dito. Medyo kukunan na natin ng shots. Iikutan ko lang, sponsored yung Milo, shout out Milo. Let's go. Alright guys, nandito tayo ngayon sa kabilang side, sa bandang harap naman kasi kanina nandun tayo sa likod. Medyo wala tayong makita doon kasi doon tayo nakapag-park ng motor. Nandito tayo sa tapat ng Subic Gym, SBMA. Okay? So, some stalls are preparing their stuffs. Now, some pizza, donut, something like that. Kung anong pwedeng kainin, pika-pika, baka magutom mamaya. Kasi nga opening ng SEA Games ngayon, okay? So, tatawid tayo. Sisilipin natin tong G-Gym. G-Gym, so big gym, sorry. G-Gym.
Tubig Team. Okay. Let's go. Medyo bibidyoan ko lang to, papakita ko sa inyo. Alright. So, ayun, medyo konting clip lang para dun sa G-Gym kasi bawal din pumasok, may entrance. Then basta dun gaganapin yung ano, basta dun gaganapin yung sepak takraw and then yung isa pa na basta dalawa eh. Pero parehas may sinisipa. So ngayon naglalakad ngayon tayo dito sa tabi ng ano. Tabi ng Subic Gym. Which is dati tennis court siya. Then ngayon they converted it to a volleyball court. Beach volleyball court. So ayun. Hindi rin ako makakapasok dito. Medyo malayo din yung entrada. Then hindi ko din alam kung may games pa ba. And dito makikita nyo yung spectator entrance. Pupunta lang kayong bagya dito sa gilid. Then ayan. Ito. Dito. Ayan. Papasok kayo dyan para papasok dun sa loob. Then pwede na kayong manood. Dun. Magkano po yung ticket, sir? 50 pesos? Yes, sir. Okay, shout out kay Kuya Guard. 50 pesos daw yung entrance, yung ticket para makanood ng beach volleyball, kuya, tama? Yes, sir. Beach volleyball. May laro ba tayo ngayon? Tomorrow, sir. Tomorrow. Wow, so bukas pa yung laro. Then 50 pesos. Goods na 'yon, pang buong araw na 'yon, kuya. Bali sa isang araw ilang game yung mapapanood namin doon? Dalawa, sir. Oh, sa isang araw dalawang games. So 'yon. Good information from Kuya Guard. Shout out. Thank you po. Thank you. Thank you doon kay Kuya. So, yun. Para masilip din, punta lang kayo dito, guys. Goods dito. No? Friendly naman yung staff nila. Nakakausap natin na maayos. Then, may pupuntaan pa tayong isa. Testing natin umikot doon sa likod. May papakita din ako sa inyo. Kung saan nakita ko nung nakaraan yung mga athletes, players na nagtitraining para sa beach volleyball. Okay, let's go. Ngayon, nandito ngayon tayo sa tinatawag namin dito sa SBMA o sa Olongapo ng Malawaan Park. So, I'm not sure kung ano yung event dito. Nakita ko lang kasi sa post dun sa Facebook. Ayan o, kung makikita nyo, meron mga floating sheets dyan. Parang siguro yan yung mga magmamarshal ng games or whatsoever. O referee, hindi ko alam. Kasi hindi ko naman alam kung anong game yung gagawin dito. Then, goods dito, meron sila mga floaters dun eh, oh. Kung makikita nyo. Yan, mga floaters. Then, ewan ko lang. May maliliit dun na floaters. Yan. Kung nakikita nyo yan. Then, kaya ako nalaman na may game. Kasi nga, merong ano dito. Bleachers. So, isa dyan. Isa dun sa kabila. May bleacher din dun sa kabila. So, sure ako na merong gagawing game dito. Hindi ko lang alam kung wind sailing or dragon boat or whatsoever, kung ano man yun. Basta kung ano man yun, guys, please, support Philippine Team, okay? Power tayo dyan. Power? Power tayo dyan. So, ito yung... So, yun, power tayo dyan. Medyo na-stuck up ako dun, ha. Pero may pupuntahan pa tayong isa last na. Hindi pa pala isa, dalawa pa. Pero meron isang final. Pupuntahan natin ng malapitan yung pinaka-controversial sa lahat. Just do it! Yung pinaka-controversial sa lahat na pinagawa ng Pilipinas. ₱55 million yung cool drone. Okay? Pupuntahan natin. Samahan nyo ako, guys. Buwis-buwa itong gagawin natin para makalapit sa cold drone na to. Let's go!
Alright guys, nandito ngayon tayo sa ano, sa lugar kung saan yung kinalalagyan ng pinaka-controversial na cauldron. Ha? Ready na ba kayo makita? Kasi ito yung sinasabi kong isa pang lugar na pupuntahan dapat natin, which is ito yung SBEC. Kung tawagin namin dito SBEC, Subic Bay Convention, Subic Bay Exhibition and Convention Center. SBEC. Diyan, kung saan dyan gaganapin yung Muay Thai, table tennis. Then di ko lang sure kung ano yung isa, yung pickaxe silat ba yun? Parang ganun eh. No? So, papakita ko na sa inyo yung cauldron na malupitan. Ready na ba kayo? Ito na, para wala nang iyakan. Ha? Let's go! Montage mo tulaw, ah. Montage mo tulaw. Asa mo yung sounds? Montage mo, ah. We win as one. Alright. Let's go. Damn! So, ganun-ganun lang yun. Natapos na lahat. Napunta na natin lahat ng pwede nating puntahan dito within the SBMA lang. Kasi yung ibang event sa Clark na nga gagawin, then hindi na natin mapupuntahan. Ewan ko lang mamaya, baka kasi nagbabalak kami na pumunta doon yung torch opening, pupunta namin. Maliban pa doon sa torch na pinakita ko sa inyo, meron pang iba, no? Siyempre yung totoo. Then yun, gusto ko lang i-conclude na lahat ng nambabash, lahat ng nagsasabi na talagang hindi pinaghandaan, keso ganito, ganyan, kulang sa ganyan, ganyan. Hindi totoo, guys. Oo, nagkulang ng konti, pero kung makikita nyo naman lahat ng facilities, which is good naman lahat, maganda, maayos, organized, talagang malinis. So talagang, kaya lang medyo kinapos-kapos ng oras, kasi nga, i-make sure na mga organizer talaga na tama lahat, goods lahat ng ginagawa nila. No? So, yun lang, gusto ko lang sabihin sa inyo na maraming salamat sa panonood. Then stop bashing your fellow Filipinos, guys. Let's support each other, okay? Naintindihan nyo yun? English yun, ang lupit na. So yun, supportahan natin yung isa't isa. Then manalo matalo, number one, Philippines. Okay? Yun lang, maraming salamat sa panonood. We're out. Maraming salamat. Alright!